ganda naman dito. Pababa. Ingat-ingat lang po doon. Pero may mga wooden steps po naman doon. Nandito po ang inyong parking lot sa Santa Pirids. Ano po? Kaya all in all po, ang ating trail ay 9.100 kilometers. Whole day na po tayong maglalakad. Siguro po mga 6 to 8 hours. Depende po yun sa inyong pacing. Start pa ng hike namin. Dito sa Mount Olap. First stop, ang ganda ng view. Ang special. Ganda! Nag-start na ulit kaming maglakad pagkatapos namin dun sa first stop. Ito yung trail dito. Punta sa Mount Olap. Nakakahinga. Time check. 5:22. Ngayon na lang kami ulit nag-hike. Na-miss namin to. Beshwa, na-miss mo rin ba mag-hike? Yes. Nakakamiss. Malamig dito. Lalo dito sa trail dito. Oh. Malamig. Meron pang fight. Tingnan niyo guys yung trail. Parang twilight. Oh, ang ganda. Sorry, may ririnig niyong hingal ko. Ang sounds of nature ay ang hingal. Ang ganda ng trail dito. Daming pine trees. Ganda. Medyo may matirik din pala dito. Trail. Ayan. Kakahinga lang. Ang ganda dito guys. Kita niyo yung fog. Ayun o. Ang ganda. Lord, thank you for this day. Beso up. Pwede pong lumupad nga ang team sa Mount Olap para tunghayan ang sunrise dito. This is what you call perfect morning. Yes! Thank you, Lord! With sunrise, tapos napakalamig. Yes. Ito yung third stop naman. May mga rock formation. Pwedeng magpicture-picture. Ayan. Tapos ay yung other group na kasabay namin. Hindi magkatatalon, pag-usapan natin to. Tapos, team view. Ang guide namin isa. Saka, ayan. Dalawa sila. Tapos ay yung guide ng other group. Ayan, pwede mag-picture. Pwede kang makisuyo sa guide ng picture. Ganun.
Tapusin na aking bag. Baka maiwan. Patingin? Let's go na. Lakad na ulit kami. Ay, maaga pa. Time check. 6:02. 6:02 po. Isang oras na kami mag-hike. Ganda ng view. Oh. Ganda. Ayun yung guide namin na lead. Tapos, may guide kami sa likuran. Lamig dito. Pag akit kayo dito, magdala kayo syempre ng jacket. Ayan. Syempre, tubig. Kahit na malamig, kailangan pa rin ng water. Ano pa ba? Ako nakapants ako. Kasi malamigin ako. Pero sa mga lalaki, ayan, naka-short lang sila. Kasi pawisin yung mga lalaki. Kaya... siguro kaya mas gusto nila shorts. Pero pag lamigin ka, mas maganda nakapads. Kanina nga, diba? Sabi ay ano? Diba? Sabi na kanina. Along the trail, may CR na. Ayan yung CR. CR sila. Nakakapagod. Pwede mag-CR. Mga kwan lang. Meron ni pero pa-cut-cut lang siya. Mostly ang hawakan mo yung mga roots ng mga puno. Hirap na. Putik pa. Tapos ang tuturo sa mga you yourself na lang po mag-adjust dahil dito po ulong bowls, dahil dito po ay bundok. Ang ating pong portalet CR located at second rock. Adjusted also to yourself. Wala raw palang bowl doon. Ang may bowl doon ba sa itaas? Grabe, dati naalala ko. Hindi ka makaiyak. Kinaharangan lang ako eh. Dati, kung saan-saan yung time mihi dati, no? Hindi ka nga nakakaiyak. Hindi, nung baguhan pa ako sa ano. Matapalaw kami. Kung saan lang kami. Sarap ng trail dito kasi malamig. Tapos... hindi naman palaging paangat. Lagi, may mga patag naman. Ayan. Kaya makakapagpahinga din. Pero syempre, mas maigi na bago umakyat, magtatakbo, jogging, bago umakyat para anong tawag doon? Makondisyon mo rin yung katawan mo bago ka makakyat. Bago ka umakyat, di ba? Ganda na, ang ganda talaga ng trail sa mga Benguet Mountains eh. Ay. Benguet ba to? Benguet ba to, Bi? Cordillera. Part po ba ito ng Benguet? Pa. Benguet po ito. Ayan. Part daw ito ng Benguet. Ay. Ayan, patag yung trail dito. Ang ganda. Pahinga-pahinga lang. Para lang tayo naglalakad sa park. Ang sagot sa pagod. Trail mix. Oopsie. Ay, gutom na kami guys. Hindi pa kami nagpa-breakfast eh. Ito yung breakfast namin. Nuts. Tara, makan niya natin sila makita. Gutom na ako. Pili nuts.
sarap ng... Bakit ang sarap ng nuts sa bundok? Hmm? Kaya nga. Lasang-lasa mo yung lutong, yung linamnam, yung salt. Dito sa park na to, dito pala nagkaroon ng forest fire. And kung mapapansin niya yung mga pine trees, oh, sunog siya. Kasi nagkaroon daw dito kamakailan lang ng forest fire. Ayan, hanggang doon yan. Ayan. Ayan, oh, sunog siya. Diba? Sunog. Bakit nagkakaroon ng forest fire? Minsan accident. Kaya bawal dito yung mga giyosi, vape. Pero sa nature, natural phenomenon siya. Mm-hmm. Parang way ng nature yun para mag-regrow yung mga, yung forest. Kaya tignan mo, ang dami ulit tumutubak. Pakita mo, Beshe. Ay, oo nga. After forest fire, ayun mo, may mga baby plant. Mga seedling. Seedling ba tawag dyan? Ang laking seedling naman yan. Breeder sila ng... Ayan, ang galing. Pagkatapos ng forest fire, yun pala yung way ng forest na magkaroon ulit ng mga puno. Ng mga plants. Pine forest. Hindi lahat ng forest. Hindi lahat daw ng forest. Ayan o, oh, ang galing o. Oh, may tumutubo ulit o. Oh. Kita nyo yan? Ayan yung mga green na yan. Parang mga damo, pero hindi yan damo. Ayan, tumutubo ulit sila. Ang galing! Ayan o, oh, yung mga nasunog o. Oh. Nice. Ayan na yung mga kasama namin. Yung lead namin guide. Yung iba, nandun pa. Gutom na yung iba eh. Ito yung first campsite. Dito pwedeng mag-camp. Pero mahirap ang tubig, walang water source daw dito. Doon pa sa 6 kilometer yung may water source. Pero mahirap din kahit may water source. Ganda, kita mo yung silt cloud. So, ayan. Ganda, nice. Lumig ng hangin dito, grabe. Program sa TV, yung Forevermore. Ah! Diyan po nag-shooting. Si Liza Soberano po? Yung La Presa, yung strawberry. Opo. Jump. Ah, jump pala yun. Pala yung kamukha mo. Layo ba? Pero doon po naman, ma'am, pasok po ang sasakyan. Nakakasiyat. Opo, nakakasiyat. Pero ang tarik naman ito. Doon yun. Pero pag hike naman po, pwede din. Dito din po ang daan, meron din. Ah, pwede din. Pwede. Pero parang ang tarik naman yun. Mas matarik po. Kaya mas maigi pa, may sasakyan, pasok. Diyan pala ang La Presa. Galing. Ayun o, may satellite daw din. Diyan nag-shooting sina Liza Soberano. Dito lang, ma'am, sir, talaga malamig. Ano po? Oh, buong malamig. Unlike sa ibang bundok. Kaya nga po eh. Sarap eh. Ito nga masarap mag-bake. Hindi ka papawisan. Kaya nga eh. Okay, dito na po tayo mag-go-go picture po. Kuya, ganito ha. Oh, yeah. Ako yung picture daw! Wait lang po! Lalakot na sila. Larahang na. Uy, parang ikaw. Kain dalawang picture. Ano sa? Ano kaya? Kaya mo ako may picture dito. Sige. Paway. Ay, dyan ako. Dyan ang ano. Puti. Sige, yung video dito. Ang ganda. Lang, daming hawak eh. Wait lang. Na-stress na ako. Ang hapya, idala ko hanggang pagbaba. 360 view. Ano siya, wap? Ang ganda dito. Laksang hangin dito. Isang ang ganda ng trip dito. Ay, putik niya. Mag-direction. Hindi, ang sabi, pwede bang mag-plus one? Oh. Yun, sabi. Ay, plus one daw. Oh, ay, di, expect natin may iba. Ay, di naman ibo si Ate, Aji. Hindi ko sabihin. Kasama si Ate. Surprise, Ate. Ano yan? Surprise, ano yan?
Wild strawberry po. Oh, wild strawberry. Well, ayaw mag-focus. Wild strawberry. Strawberry. Ayos yun ah. Hello. Hi, baby. Hello. Ikaw na iros naman. Ikaw. Panganay yan, tas ikaw yung dalakot. Hindi pa, mga... Ay, picturean mo na ako dito, Kaleo. Sanay na po sila sa mga tao po. Puro babae naman. Nag-iba na yung trail. Ganito naman yung trail dito. Ganda. Grabe na, may kakaiba-iba. May iba't ibang trail siya. Merong open, merong ganito, close. Ganda. Ayun o. Baba ng puno o. Dito kayo dadaan. Nice. Parang ano yun? Mossy Forest. Mini Mossy Forest. Hmm. Mossy Forest. Pag lumaki siya, ganda, tignan na. 4 kilometers na kami. Ito yung trail. After yung Mossy Forest Trail na maiksi, makikita niyo yung 4 kilometer na sign. Tapos, ito yung trail dito sa 4 kilometer. Gando. Kung mapapansin niyo pala, dito sa trail na to, maraming poop ng mga baka. Kasi napansin nyo kanina, may nasalubong kaming mga grupo ng baka. Ayan. Maganda rin naka-shoes para pag naka-apa kayo ng tae ng baka. Pero okay lang, malinis mo yung tae ng baka. Damo lang naman ang kinakain. Diba? Pag mag-hike kayo dito, huwag nyo kakalimutang magdala ng trail food. Kasi kahit maiksi lang tong hike na to, nakakagutom pa rin. Kaya dapat magbaon pa rin kayo ng trail food. Kasi yun nga, nakakagutom pa rin siya. Hindi nga kami nag-umagahan bago umakyat. Pero buti, may bilihan ng pagkain dun sa may rock formation daw. May bilihan ng kanin. So, dun kami mag breakfast and lunch. Brunch. From there, dun sa hinintuan natin kanina, dun sa first peak, ay 3 kilometer na dun, diba? Dun sa may rock formation, dun sa famous rock formation, 6 kilometer. So from there, another 3 kilometers pa pala, hindi 1 kilometer. So, nandito na tayo sa 5 kilometer. Dito naman, open na yung trail. So, mainit na dito sa kilometer 5. Mainit na. So, nagtanggal na rin ako ng jacket. Sa boys, siguro advisable mag-shorts kasi pawisin kayo eh. Saka hindi kayo lamigin. Sa aming mga girls, katulad ko, lamigin. Okay, mag-pants. Ito. Mag-pants ako. Kasi pagka humahangin naman, malamig yung simoy niya.
Yan. Dito sa kilometer 5, makikita niyo na yung mga rock formation. Ganun, ayun o. Nagpipicture na nga sila dun. Serious na. Second peak. 1,800 feet. Nandito na kami sa famous na rock formation. Ayun. Oo, doon. Punta po doon. Dito ang daan. Sige, ako ang mag-assist. Tapos yung magpipicture nandun sa ilalim. Ano daw, pinigay nyo kaya kayo ng iPhone? Why tala dito? Ang boring pag dito pa lang. Kaya Johnson ka muna. Dito na lang, oh. Picture lang ko dito, G. Wala nang clearing. Wala nang clearing. Biglang nawala ng clearing. Yan. Pagkatapos namin dun sa may rock, pupunta na kami sa summit. Ano pa yung experience mo sa rock? Hindi ako nakatayo. Parang sa makulat dun, din. Sa Mount Makulat, sa Rockies. Yung una kong punta dun, di ako nakatayo. Yung pangalawang punta ko, dun ako nakatayo. So dito, hindi ako nakatayo. So baka pangalawang punta ko, makatayo ako. Malalim siya, nakakatakot. Oo. Katakot siya. Kaya umupo lang ako. Kasi matindi na anxiety ko. Tingin ko malalaglag ako. Kung mapapansin nyo, dito. Dito yung daming ulap. Ayun. Kaya pala siya tinawag na Mount Ulap kasi dito daw nagkocross yung ulap, yung mga clouds from north to south. Gumagano. Oo, gumagano siya. Kaya siya Mount Ulap. Galing. One step at a time. 6 kilometers na. Pagkatapos dun sa rock, may pababa lang na mahaba. Tapos may iksing pataas. Tapos 6 km na. Tapos ito yung trail. Dito, pagbaba dun sa may rock, ano, mainit. Kasi open siya. Pagkatapos naman ng ahon, dito sa patag, ay covered ng trees kaya malamig. And in summit, we're approaching the summit. The final summit. Mount Ulap summit. Ay, sa wakas. Yes. Pagbaba dun sa may summit, eh, nag-traverse kami. Pagbaba namin, makikita nyo yung campsite 2. Parang dito ko nakitang nag-vlog si Alex Gonzaga. Dito sa place na to. Dito sila nag-camp. Hindi ko lang sure kung campsite 1 sila nag-camp or campsite 2. Pero parang ito, campsite 2. Gando. Doon kami galing kanina. Ayan. Pababa na. Tapos may kainan dito eh, malapit na. Pwede tayo din kumain. Talaga hindi pa kami nagbe-breakfast. Campsite 2, as of time check, 9:34. So, ayan. 5, 6, 7, 8, 9. So, 4 hours na. Konting lakad lang dito sa campsite 2. Nandito na malapit yung bilihan ng pagkain. Ito na yung pagkatapos namin kumain.
Pababa na kami. Ito yung trail dito. Ang ganda. Ito yung nag-traverse kasi kami. Yung papunta sa Camp 1. Pababa sa Camp 2. Ito yung trail sa Camp 2. Yung sa Camp 1, may ganito ring trail dun, eh, no? Mga pine trees na paon din. Pero mas maganda, parang mas gusto ko yung trail dun sa ano, kabila, sa Camp 1. No? Ikaw? Mas maganda yung view dun. Ito mas patarik. Mas patarik to. Ay, mas mahirap din pala to. Sabi ko pa kanina. mas madali ito. Mas mahirap pala itong trail na to. Kasi ang habang paon niya, no? At least dun sa kabila, eh, may mga patag naman dun. Pagpunta tayo, magkatiyak ng mga bata. Kaya nga, hirap dito pala. Yung kanina lang ang madali, yung paglagpas dun sa kainan. Pero dito, taas, mahabang paahon. Mahaba yung paahon dito. Hindi pala siya masarap. Mas nire-recommend ko yung kabilang camp. Ay, kabilang ano, trail. Pero maganda kung itatraverse nyo siya. Susupsup pa. Masakit nga lang sa tuhod. Ito, pababa. Ay. Kasi dito, ang haba. Oh, taas yun. Pag ganyan pa yan, taas. 8 kilometers na kami at ang sakit na po sa tuhod. Tingnan niyo po yan, oh. Taas niya, no? Yan, ah. Nakit namin yan. Tapos hindi pa yan, may mataas pa. Pagkataas niyo dyan, may mataas pa ulit. Grabe dito. Ilang oras na ganyan. Oo. Unending, ano yan? Unlimited awan pala yan. Dito. Sa bandang 8 kilometer. Grabe. Sakit na sa tuhod, eh. Malapit na yan siguro kami. 9 kilometers na kami. Sana last na to. Ay, parang hindi siya natatapos. Grabe to. Pangatlong ano na yan, bridge. 5 minutes na lang daw, diba, sabi? Parang di naman 5 minutes, eh. Kayo rin ba, ano? Parang pag sinabi ng lokal na 5 minutes, para sa atin 30 minutes pa yun. Ulap ay dating Felix. Ooh. Dating minahan. Ah, dati siyang minahan. Yung Mount Ulap, yung area na yun ay dating may minahan doon sa under ng Felix Mining Corporation. So, ito, pinadevelop nila itong community. Kasi required yun pagka may minahan ka. Dapat itutulungan mo rin yung mga community. So, dahil nag-close na yata yung minahan doon, hindi ko lang sure. Naging ano na siya. Dadali naman namin kayo sa liguan. Ligo na kami. Ay. We survived Mount Ulap! At ang ganda ng pedestrian lane, oh, dito. Ang ganda ng aso. Ay, dito ba tayo? Ay, ito pala ang pedestrian. Dapat pedestrian lane. Dapat daw ganito ang pedestrian lane. Oh, may harang, ito kalsada, ito pedestrian. Wow, ganda naman dito. Sa gilid niyo, bundok. Thank you, Mount Ulap. Iligo na kami. Tapos, side trip daw sa Baguio. Kung may time pa.
may time pa, magsa-side trip pa kami sa Baguio. Bye.